epekto? Ano yung epekto kung marami tayong laktaw sa pagbabayad, no? Sa SSS, no? Magiging mas mababa yung makukuha nating pension. Okay? And to illustrate, ito yung titignan natin. Una ay alamin muna natin, ano ba ang inyong monthly salary credit? Okay? So alamin niyo muna kung ano yung monthly salary credit ninyo. Okay? So ako nandun ako sa maximum, ang monthly salary credit ko ay nasa 25,000, pero up to 20,000 lang yung ano WISP na yung additional na 5,000 na yon, no? So yung monthly salary credit natin, ito yung compensation base for contributions and benefits related to the member's total earnings for the month, okay? So for example, ikaw ay nagbabayad ng 3,250 per month. Ang monthly salary credit mo ay yung nakatapat doon, no? I think this is 25,000 pesos and above. Yung sa table, 'di ba? Kung 400 naman yung iyong monthly salary ay yung iyong kada buwan na binabayad, ang monthly salary credit mo I think is 5,000 pesos. So mayroong table 'yon. Titignan ninyo ngayon, ano yung monthly salary credit ninyo base doon sa ibinabayad ninyo kada buwan kay SSS, no? And this is indicated in the schedule in Section 18 of the Social Security Law. Kasi meron tayong SSS law, no, na naipasa, no, during the last administration. So sa pag-compute ng ating pension ay kukunin natin yung average monthly salary credit na tinatawag. So ito yung basis for computation of pension at ito ay kinukuha yung total ng last 60 monthly salary credits natin sa SSS, no? Yun yung pagiging basehan niyan, okay? I-divide natin yon by 60 at yaan na ngayon yung makukuha natin na average monthly salary credit natin. Okay? So, bigyan natin ng working na example. So, si Randy, kumpleto ang hulog niya sa SSS. Okay? So, i-compute natin ang average monthly salary credit ni Randy. So, for example, yung huling taon, no, na panglimang taon dun sa huling taon ay 5,000 yung monthly salary credit niya, tapos tumataas, no? So may 24 months siya na 13 to 24th month ay 10,000 yung kanyang monthly salary credit, sa 25th to 36th month na kanyang huling salary monthly salary credit ay 12,000, tapos sa 37 to 48 months ay 15,000, and then yung kanyang 49 to 60 months ay 20,000 yung kanyang ibinabayad na monthly salary credit. So, i-add lahat yan kasi 60 months lahat yan. No? Yan yung huling naibayad niya na mga monthly salary credit. No? So, kukunin lahat yon, isa-sum siya. So, ang sum lahat niyan ay 744,000 pesos divided by 60. No? Kasi yan yung formula. So, ang average monthly salary credit ni Randy ay 12,400. Okay? So, dito sa monthly SSS pension, no, na pwede kay Randy, ang gamitin natin yung option 2 na computation ng SSS, which is 40% of the average monthly salary credit plus 1,000 pesos. Yan yung magiging pension niya. Okay? So, dito, kung titignan natin, si Randy na may 120 contributions ay may 4,960, which is 12,400, which is the average monthly salary credit niya, times 40% sa formula, plus 1,000. So, ang kanyang total na monthly pension pag nag-retire na siya ay 5,960 pesos. Okay? So, let me just point out, ha, yung kanyang, 5,960 pesos yung kanyang monthly pension. Okay? So, i-compare naman natin ito kay Cesar, no? So, kay si Cesar naman ay may mga laktaw sa hulog. Pero nag-qualify pa rin siya doon sa 120, no, na contribution. So, tignan natin yung average monthly salary credit ni Cesar. So,
kung mapapansin nyo dito ay ano no, may mga 0-0, so may mga laktaw-laktaw siya. Kung bibilangan natin 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yung kanyang laktaw out of the 60 months. So pag isasum ngayon yan, pag ikukunin yung total niyan, syempre mas mababa siya compared kay Randy, di ba? So sa kanya ngayon ay 530,000 lang yung kanyang total monthly salary credit divided by 60, makukuha natin yung average monthly salary credit niya na 8,833. So i-apply natin ulit yung rule na 40% of the average monthly salary credit. So 8,833 times 40%, 3,533 yan, plus 1,000. Ang monthly pension ngayon ni Cesar ay 4,533. Okay? So ito na, makikita ninyo, si Randy ay may monthly pension na 5,960 dahil kompleto ang kanyang hulog. Doon lang sa 120 months yung tinitignan natin, last 60 months lang yan, ano? Tapos si Cesar ay 4,533 yung kanilang monthly pension dahil siya ay may laktaw. Oh, di ba? Malinaw ba? Naku, sana naman, no? Malinaw na at naiintindihan nyo na ano ang epekto ng mga may laktaw-laktaw sa SSS. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.